Noong 2022, isang lalaki ang nagising sa mababaw na hukay, na duguan at may tama ng bala sa ulo. Ngunit hindi siya totoong nabarel at hindi rin totoong dugo ang dumanak mula sa kanyang sugat dahil ito ay isang palabas lamang ng mga kapulisan matapos nilang malaman na nag-hire ng hitman ang asawa nito upang siya ay ipaligpit. At ang mga sumunod na pangyayari ay tila mga eksena sa isang crime thriller na pelikula. Ito ang true story ni Ramon Soza, ang taong pineke ang kanyang sariling pagkamatay upang maisahan ng asawang gustong kitilin ang kanyang buhay. Mr. Goodvibes! Yeah! Bago pa man naging laman ng balita, naging laman muna ng boxing ring si Ramon Soza. Siya ay pinanganak noong June 1, 1967 sa Puerto Rico at lumipat sa US kasama ng kanyang pamilya noong early 70s para sa pag-asa ng mas magandang kinabukasan. Sa kanyang buhay binata sa siyudad ng Houston, Texas, nakahiligan ni Ramon ang pag-boxing. Dahilan upang sa murang edad na 17 anyos, naging pro-US boxer ang dating walang muwang na immigrant. Ngunit matapos ma-experience ang dumi ng kalakaran sa industriyang ito, maagang nag-quit si Ramon at nagbukas ng sarili niyang non-profit boxing gym na The Young Prospects Boxing noong 2004. Apat na taon bago mabuksan ang gym na naglalayong tulungan at i-training ang mga kabataang naliligaw ng landas sa disiplina at respeto sa pamamagitan ng boxing, si Ramon ay dumaan muna sa isang diborsyo sa pagitan niya at ng kanyang unang asawa na nagngangalang Dolores noong year 2000. Matinding depresyon ang dinanas ni Ramon dahil sa failed na relasyon niya sa kanyang dating asawa. At lalo pang naging kalunos-lunos ang kanyang sitwasyon dahil pati ang kustudya ng kanilang mga anak ay ipinagkait sa kanya. Marahil ang kanyang pagbubukas ng gym ay paraan upang i-divert ang kanyang isipan sa mga problemang kanyang kinaharap. Bagamat pinapakita niyang gumaganda na ang pananaw niya sa buhay, bakas pa rin sa kanyang mga kilos na hindi pa ito nakaka-move on sa trahedyang nangyari sa kanyang unang pamilya. Halata rin ito ng kanyang mga kaibigan. Kaya noong 2007, kahit na medyo labag sa kanyang kalooban, pumunta si Ramon sa isang restaurant na may sayawan na inirekomenda sa kanya ng isa sa kanyang mga matatalik na kaibigan. Aniya, paminsan-minsan kailangan rin daw niyang mag-relax at mag-enjoy at malay niya, dito niya matatagpuan ang second chance sa buhay at pag-ibig. At matapos ang ilang bote ng beer, tila nagkatotoo ang babirong sabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Pagpaling niya ng tingin sa dance floor, nakita niya ang isang kabighabighaning babae. At dito, tila nakuha ni Ramon ang pinakamasayang knockdown sa kanyang buhay. Literal na nalaglag ang puso at panga nito sa bawat pitik ng bewang at pag-ikot ng babae. Marahil buhat ng kanyang trauma sa huling babaeng kanyang nakasama, pinilit ni Ramon ang kanyang sarili na ibaling ang tingin sa malamig na bote ng beer sa kanyang kamay. Ngunit mas magaling kumuha ng atensyon ang misteryosong morena kaysa sa malamig na bote ng alak. Bago pa man siya makapag-isip ng diretso, dinala siya ng kanyang mga mata at puso sa dance floor upang mapalapit sa babae. Ngunit sa isang iglap, naapakan ang kanang paa ni Ramon ng heels at nanigas ito sa kirot na kanyang naramdaman. Ilang sandali pa, pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang misteryosong babae sa kanyang harapan. Habang walang humpay ang paghingi ng dispensa ng babae sa kanya, isang pangungusap lang ang kanyang nasabi. At yun ay, maaari ba kitang isayaw? At sa puntong yun, nagsimula ang spark sa pagitan ng dalawa na magsisilbing mitsa sa malaking sunog na tutupok sa kanilang pagmamahalan, kinalaunan. Ang babaeng muling nagpatibok sa puso ni Ramon ay si Maria de Lourdes Dorantes. Ngunit mas gusto siyang tawagin sa nickname na Lulu. Tulad ni Ramon, dati ring immigrant si Lulu na galing Mexico. Sa mga panahon na ito, si Lulu ay nagtatrabaho sa isang house cleaning agency sa Houston. Bagamat matagal na sa larangan, si Lulu ay isa ring TNT. Sa madaling sabi, si Lulu ay walang working visa at palaging nakakaranas ng problema sa mga otoridad. Si Lulu ay isa ring single parent sa dalawa niyang anak. At para sa dalawang tsikiting, kaunting panahon na lamang ang bibilangin upang magkaroon muli sila ng isang responsable at mapagmahal na ama. Matapos ang mainit na pagmamahalan sa loob ng dalawang taon, kinasal si Ramon at Lulu noong March 15, 2009. Naging madali rin ang pagtanggap ng mga anak ni Lulu kay Ramon. Dahil bukod daw sa kwela ang kanilang bagong ama, ramdam ng mga anak ang pagiging sinsero ni Ramon sa mga pangako nito. Sa katunayan noong 2010, hindi na kinailangang maglinis ni Lulu ng bahay ng kung sino-sino
Dahil tinupad ni Ramon ang pangarap nilang mag-asawa na magtayo ng sarili nilang gym na Woodlands Boxing Gym. Ngunit bago pa man ang dream come true moment na ito, isang tila warning at red flag ang na-realize ni Ramon sa kanyang asawa. Ilang buwan bago ang kasalan, inibitahan ni Lulu ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Ramon para sa isang dinner. Habang kasarapan ng tawanan at pag-uusap, sinabi ng kaibigan ni Lulu na si Katya kay Ramon na Ramon, pakasalan mo na kaya si Lulu para maging legal na yung papeles niya dito sa US. Nag-isip ng malalim si Ramon para sa tamang sagot. Sa mga oras na yon, mariin na nakatingin lang si Katya at si Lulu kay Ramon, naghihintay sa tila good news na sasabihin niya. Matapos ang ilang sandali, sinabi ni Ramon na para sa akin, sagrado ang pagpapakasal. Hindi ako naniniwala na papel-papel lang lahat. At dito marahil lumabas ang unang maliit na crack sa kanilang pundasyon. Matapos na marinig ang sagot ni Ramon, bigla-biglang tumayo si Lulu sa kanyang upuan. Hinampas ang lamesa, dinuro si Ramon at sumigaw na, "E ano palang ginagawa natin dito?" Bago pa man makapagbigay ng statement si Ramon, nag-walk out si Lulu. Bagamat nagkaayos ang dalawa bago pa man sila matulog, ito ang isa sa mga pagkakataon na hindi maalis sa isipan ni Ramon. At kahit na tila nag-e-echo ang galit na boses ni Lulu sa kanya nung gabi na yon, inisip niya na lang na baka pagod lamang siya at kailangan ng oras para iklaro ang kanyang pag-iisip. Matapos nga ang kasalan, natupad din ang pangarap ni Lulu para sa kanya at kanyang mga anak. Isa sa mga unang milestone ng pamilya Soza ngayon ay ang pagiging opisyal na US citizens ni Lulu, pati na rin ang dalawa niyang anak na naging malapit na rin ng husto sa bago nilang padre de pamilya. Sa loob ng 5 taon, pinipilit ni Ramon na maging stable ang kanyang bagong sambahayan. Sa kanyang isip, hindi siya papayag na mag-fail muli ito katulad ng una niyang relasyon. Kaya minarapat niyang ibigay lahat ng kanyang makakaya para sa bago niyang pamilya, sumaya lamang sila. At dahil maganda naman ang kabuhayan ni Ramon, disenteng bahay, mga kotse, alahas, at iba pang ari-arian ang kanyang pinagpaguran sa ngalan ng kanyang pamilya. Ngunit katulad nga sa sabi ng kanta, maliit na butas, lumalaki, konting gusot, dumadami. Taong 2014, kahit na dinedeny ni Ramon sa kanyang sarili na hindi na mauulit muli ang trahedyang kanyang naranasan noon, lahat ng mga pangyayari sa kanilang pagsasama ay iisa lamang ang direksyon ng pinupuntahan. At yon ay isa na namang bigo at wasak na sambahayan. Sa katunayan, bukod sa mga biglaang pagiging mapisikal, bayolente at butangera ni Lulu, lagi raw bukang bibig ng kanyang asawa ang mga bagay na mapupunta sa kanya sa oras na sila ay mag-divorce. Lagi rin daw niyang ina-open kay Ramon na ibenta na lang ang Woodlands Boxing Gym na kanilang pangarap noon para pirahin at bumili ng iba't ibang gamit sa bahay. Pagpasok ng 2015, lalong lumala ang trato ni Lulu sa kanyang asawa. Pinipilit ni Lulu kay Ramon na hatiin ang kanilang bahay. Ayon kay Lulu, sa kanya daw dapat ang second floor ng bahay at manirahan doon kasama ng kanyang dalawang anak at ina nang hindi dapat pakialam si Ramon sa anumang gustong gawin ni Lulu sa floor na yon. Dahil dito, alam na ni Ramon, one way or another, divorce lang ang kahihinatnan ng lahat. At nang dumating nga ang kinatatakutan ni Ramon na divorce papers galing mismo kay Lulu, hindi lang pala hiwalayan ang gusto ng babae, gusto rin ni Lulu na mapasa kanya ang lahat ng pinagpagura nilang mag-asawa, bahay, kotse, ari-arian at ang dalawang gym na noo'y pangarap lang nila. Isang araw, habang nagda-drive si Ramon para mag-isip-isip ng mga bagay-bagay, hindi niya na malayang nag-beating the red light siya. At nang sitahin at lapitan ng isang police officer upang tingnan ang papeles ng kanyang sasakyan, nalaman niya na ipinangalan ni Lulu ang kanyang truck sa anak nitong si Luis na walang pahintulot. At nang kumprontahin niya ang mag-ina, agad na tumawag ng pulis si Lulu at nagsusumbong na bayulente raw ang kawawang Ramon kahit na hindi ito makagalaw sa shock at nginig sa kanyang kinatatayuan. At kahit na nagsasabi ng totoo si Ramon, hindi pa rin siya naabswelto at nakasuhan pa rin siya ng assault dahil sa kawalan ng witness upang patunayan ang kanyang sinasabi. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ramon, ang dating isang malawatpad na love story ay biglang naging episode tulfo dala ng iskandalong nangyayari sa kanyang sambahayan. Ngunit hindi rin magtatagal at ang malatulfo episode sa kanyang buhay ay magiging malasoko dahil sa mga sumunod na yapak ni Lulu para makuha ang lahat mula kay Ramon. June 2015, matapos ang halos 6 na taon ng langit kay Lulu at impyerno naman kay Ramon, ang dating sumisiklab na init ng pagmamahalan ay napalitan ng karumaldumal na plano. Para matapos ang lahat ng mabilis, kinailangang mamatay ni Ramon. At ang ideyang ito ay galing mismo sa bibig ng kanyang asawa na si Lulu.
Habang kasamang kumakain sa hapagkainan sa mismo niyang pamamahay, pinagpaplanuhan na pala siyang patayin ng kanyang mismong asawa sa oras na umalis ito ng kanilang bahay. Walang ideya o kutob man lang si Ramon sa nilulutong kademonyohan ng kanyang asawa. Mabuti na lamang at isang guardian angel ang animoy kinasangkapan ng langit upang isalba si Ramon sa nagbabadyang panganib sa kanyang buhay. At ang anghel na yon ay ang kanyang mentor dati na isang street gangster na si Alias Mundo. Si Alias Mundo ay isa sa mga estudyante ni Ramon sa Woodland Gym. Si Ramon mismo ang lumapit kay Mundo upang i-offer ang free boxing training matapos na mamataan niya itong nakatambay sa kalsada. Si Mundo ay isang dating street gangster sa Houston na laki sa hirap at kaguluhan. Dito pumasok si Ramon na naging instant best friend ni Mundo. Sa katunayan, tuwing weekends, makikita ang dalawa sa mga local boxing events, bars at kung saan-saan pa. Ayon mismo kay Ramon, mas matibay pa daw sa mag-asawa ang kanilang pagkakaibigan. At noong 2015, pinatunayan ni Ramon at Mundo na ang tunay na kaibigan ay lilitaw sa oras na hindi mo inaasahan, pero pinakakailangan mo sila. Habang nagtitraining si Mundo sa gym, nakita niya ang asawa ni Ramon na si Lulu, kausap ang isa nitong kaibigan. Habang abala sa pag-i-improve ng kanyang footwork, tila natigil ang Mundo nito noong maalingaw-ngawan niya ang pag-uusap ng dalawa. Nang umalis ang babaeng kausap ni Lulu, lumapit bigla si Mundo sa kanya. Hindi kilala ni Lulu si Mundo dahil sa una pa lamang wala nang interes si Lulu sa buhay ni Ramon maliban sa kanyang ari-arian. At tila naging susi si Mundo para magkaroon ng lamang si Ramon sa kamalasang tumambak sa kanya. Nang tanungin kung tama ba ang narinig ni Mundo mula sa kanilang pag-uusap, tumahimik muna si Lulu at tiningnan ng masama si Mundo. Nang ibulong ni Mundo kay Lulu na may mga tauhan akong kayang gumawa ng gusto mo. Sino ba ang gusto mong ipatumba? Matapos ang ilang sandali, nanginig ang buong katawan ni Mundo sa narinig niya mula kay Lulu. Bumulong ito sa kanyang tenga at sinabing, Ramon Soza. At dito tila lumiwanag ang lahat. Lahat ng mga kwentuhan nilang magkumpare tungkol sa mga failure ng marriage ni Ramon ay nakumpirma ni Mundo. At dito lumabas ang loyalty ni Mundo kay Ramon dahil hindi nga siya kilala ni Lulu. Nagpanggap si Mundo na interesado itong marinig ang plano niya at sa oras na bumuka ang bibig ni Lulu, siya namang umpisa ng kanyang pagbagsak. Nakarecord na pala ang usapan nilang dalawa sa telepono na nasa bulsa ni Mundo. Ayon kay Lulu, abusado raw at mapanakit si Ramon kahit na wala namang bakas ng pasa o bugbog sa kanyang katawan. Gusto niya daw na magmukhang robbery went wrong ang nangyari. Ayon kay Lulu, mas maganda raw na sa kanyang pick-up truck gawin ang krimen dahil lagi raw nasa kanyang sasakyan si Ramon. Matapos ang kanilang usapan, agad-agad na inireport ni Mundo sa kanyang best friend ang kanyang nalaman. At nagpatihulog si Ramon sa lapag sa kanyang narinig. Hindi niya sukat akalain na ito ang sukdulan ng kasamaan na kayang gawin ng kanyang asawa sa kanya. Buti na lamang at mas matalino si Mundo kaysa kay Lulu. Nagpanggap si Mundo na onboard sa planong pagpatay. Bawat tawag at messages ay nakarecord at isinisend ni Mundo kay Ramon. Talagang game na game si Lulu sa kanyang plano. Nagsend pa nga si Lulu ng listahan ng full schedule ni Ramon sa isang araw. Talagang matagal na sa kanyang isip ang maduming planong ito. July 5, 2015, nag-file sina Ramon at Mundo ng report sa Montgomery County Constable Office. Pati ang mga pulis ay hindi makapaniwala sa kanilang natutunan. Matapos ang ilang usapan at investigasyon, naglungsad ng entrapment operation ang pulis at nag-offer ng isang disguised undercover officer bilang hitman umano na kilala ni Mundo para personal na makausap at makuha sa bibig mismo ni Lulu ang kanyang gagawin. July 20, 2015, nagharap-harap sina Lulu, Mundo at undercover officer para pag-usapan ang pinaplanong pagpatay laban sa kanyang asawa. At dito, inahas ang ahas. Lingid sa kanyang kaalaman, ang buong conversation ay nai-record na ng kapulisan. Sa pag-uusap, halatadong gustong kamkamin ni Lulu ang lahat. Sinabi niya sa undercover police na ang court date nila para sa divorce ay sa July 22. Gusto niya daw matapos bago pa man makarating ng korte. Dahil kung mamamatay man ang kanyang asawa bago ang hearing, matik daw na mapupunta sa kanya ang lahat. Bilang paunang bayad, nag-withdraw si Lulu ng $500 sa isang ATM nung gabing yun. Pwede na sanang arestuhin ng mga kapulisan si Lulu, pero tila game din ng mga otoridad na makipaglaro sa babae. July 21, nagplano ang kapulisan ng kunwari ay natagpo ang kinidnap at pinatay si Ramon. Minake upan si Ramon ng animoy malapilikulang crime scene habang nakahandusay sa isang butas na hinukay nila mismo. Hindi makapaniwala si Ramon na gusto siyang mamatay ng kanyang asawa upang kamkamin lang ang yamang pwede naman nilang i-share sa isa't isa. Matapos na picturean si Ramon na kunwaring patay sa isang hukay,
Agad-agad na ipinagbigay alam ng undercover officer ang nangyari at pinakita kay Lulu ang litrato ng kanyang asawang kunwaring binaril sa ulo. Imbis na magluksa, nagtatalon pa sa tuwa si Lulu nang makita niya ang peking bangkay ng asawa. July 23, sa pangunguna ni Detective Jason Martinez, nagpunta ang mga otoridad sa Woodlands Gym upang questionin kunwari si Lulu tungkol sa isang investigasyon sa isang missing persons report. Tinanong ni Detective Martinez kung kailan niya huling nakita si Ramon at kung alam niya ba ang maaari niyang puntahan. Sumagot naman si Lulu at nagsabing hindi niya alam. Ilang araw na daw silang hindi nagkikita at tuloy-tuloy ang kanyang kwento tungkol sa gym at sa divorce. July 15 pa daw ang kanilang huling usap. Matapos na magkwento si Lulu, agad siyang inaresto ng mga otoridad na ikinagulat ng mga tao sa gym. Dahil sa dami ng mga ebidensya laban sa kanya, guilty ang sentensya ng korte kay Lulu na may kasong second degree solicitation of murder. 20 years ang kinaharap niyang pagkakakulong. Nakamta na ni Ramon ang kanyang hustisya. Nakamta na rin naman sana ni Lulu ang kanyang pinapangarap. Stable na buhay para sa dalawa niyang anak, US citizenship, mapagmahal na asawa at mga ari-arian. Ngunit kasakiman marahil ang nag-udyok sa kanyang kuhanin pa ang lahat sa maduming paraan. At kasakiman rin mismo marahil ang naging punot dulo ng kanyang pagkakakulong. Ang nakakalungkot ngunit nakakagalit na kwento ni Ramon Soza ay nailathala niya sa isang libro na kanyang isinulat mismo na pinamagatang I Walked on My Own Grave. Sumikat rin ang kwentong ito sa iba't ibang mga news authorities tulad ng CBS News, New York Post at sikat din sa mga social media outlets. Sa ngayon, masayang nabubuhay si Ramon kasama ang kanyang bagong asawa sa Houston, Texas. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.